Tiniyak ng Agriculture Department na mapapangalagaan pa rin ang kapakanan ng mga magsasaka kahit pa babaan ang pamahalaan ang ipinapataw na taripa sa mga imported rice. Ang ilang mambabata, suportado naman ang hakbang na ito. Yan ang ulat ni Melales Mora. Lubos ang pasasalamat ni House Speaker Martin Romualdez sa pagsusulong ni Finance Secretary Ralph Recto na pababain ang taripa ng imported na bigas sa bansa. Nitong nakaraang linggo, ito rin kasi ang napagkasunduan sa pulong ng liderato ng Kamara kasama ang Finance at Agriculture Departments, kaya't ikinalulugod ni Romualdez ang pagtalima ni Recto sa kanilang napag-usapan. Mula sa kasalukuyang 35%, target ng DOF na maibaba sa 17.5% ang rice tariff na inaasahang magbubunga rin ng pagbaba sa presyo ng bigas sa merkado. Pag-aaralan na rin ito ng DA. Pero ngayon pa lang, sabi ng DA, inaasahang 4 pesos hanggang 5 pesos kada kilo ang maibababa sa presyo kung ito'y tuluyang maipatutupad. Ang ilang grupo naman, umaalma na agad dahil baka naman local producers ang maagrabyado rito. Pagtitiyak naman ng DA, kung sakaling maibaba ang rice tariff, hindi naman masyadong maapektuhan ang mga magsasaka dahil papasok lang ang imported rice tuwing lean months. Sabi rin ni Speaker Romualdez, kahit bawasan ng taripa, hindi maapektuhan ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na ayuda ng gobyerno sa mga magsasaka. Isa lang naman kasi anya ang layunin ng pamahalaan at yan ay mapababa ang presyo ng pagkain habang pinoprotektahan din ang mga local farmer at producers. Si Agri-Partylist Representative Wilbert Lee naman, bagamat suportado ang panibagong plano ng gobyerno, may iba ring mungkahi. Temporary measures ito, sa tingin ko, ang kailangan pa rin talaga natin, yung pagpapataas ng local production, on time na pagdating ng ayuda, pagpapalakas po ng ating mga post-harvest facilities, yung pong dagdagan yung post-harvest budget, yung pong pagtatayo ng ating mga kadiwa para po sa kanilang market linkages, at yung pagdating ng on time ng mga ayuda, na yun po yung talagang dapat natin gawin. At ngayong tag-ulan, muling iginiit ni Lee na mas mainam kung may hiwalay na kagawaran na ring tututok sa pangasiwa ng tubig sa bansa. Yan ang pinaka-long term talaga niya, no? Para magkaroon ng isang comprehensive plan, no? Para kung paano po ito gagawin. Of course, yung short term natin dyan, yung sinasabi ko, yung quick response fund sana, no? Dapat nandyan na yan. No? Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Hulyo, inaasahang matatalaki rin ang iba pang isyong pang-agrikultura sa bansa. Sa ilalim ng kanilang oversight function, tinitiyak ng mga mambabatas na patuloy nilang babantayan ang hakbang ng bawat ahensya ng pamahalaan para matiyak na ito ay para sa kabutihan ng bawat mamamayan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.